susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat, Pampanga, sa napakainit na salubong na inyong binigay sa Unity at sa Tambalang Marcos at Duterte. Basta't magiging totoo yan basta't walang iwanan. Walang iwanan dahil tayo ay nagkaisa na. Totoo rin yan. Dapat siguro walang tulugan dahil alam naman natin ang daming mga nangyayari habang tayo natutulog. Kaya magpapahanap ako ng katakot-takot na kape, papadala ko sa inyo para hindi tayo matulog. Maraming salamat. At kanina pong may araw pa, tinitignan po namin, pinipicturan ng drone na napakaraming tao dito. At sabi ko talaga naman, magiging masaya ang ating rally dito sa Pampanga. At nung una akong pumasok, naririnig ko na yung mga dalaga na humihiyaw at nagtititili. Pero ang salubong sa akin, kay BBM ang boto ko, kay Sandro ang puso ko. Wala si Sandro ngayon dito, kaya ang sinama ko na lang ang aking bunso na si Vincent na nakita ninyo na nagbigay sa dulot sa inyo na isang kaunting kanta. At alam nyo po, mukhang may talent po. Baka may pag-asa ito sa showbiz. Sige lang anak, at pagpatuloy mo yan, baka ma-discover ka. Salamat, salamat po sa inyong lahat. Alam nyo po, dapat gabi na. Dapat malamig-lamig na ang hangin. Ngunit hindi na po natin maramdaman yung lamig ng hangin dahil masyado pong mainit ang pagsalubong ninyo sa Unity. Tama yan, isigaw ninyo para maging maliwanag sa buong Pilipinas na dito sa Pampanga, buo, solid ang suporta sa Unity at sa Tambalang Marcos Duterte. Ito na, iba itong
BBM, balita ko, masarap ka daw magluto. Pwede ba akong makatikim? Okay lang tawaging di disente, basta ikaw ang aming presidente. Aba, naging tula pa. Nakakataba po naman ng puso na marinig at makita yung mga placard ninyo na talagang na halatang halata naman na kayo-kayo ang gawa-gawa ng bawat isa sa inyo. Kaya't mas malaki at mas maganda at mas makabuluhan po ang inyong pagbati sa amin sa pamamagitan ng inyong ginawa na mga placard na ito. Excited na kaming pumunta sa EDSA para sa victory party. Sa EDSA ba tayo? Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Matagal na po namin sinimulan itong kampanya to na ito. At sa darating na linggo ay matatapos na ang ating paglakbay dito sa ating kampanya, dito sa hanggang papunta sa ating eleksyon. Kaya naman po ay masasabi ko at nakikita po namin. Kami po ay nagsimula mula pa noong November. At kami po ay mula nung simula ay sinisigaw na namin ang aming adhikain ng pagkakaisa. At kung gaano kahinit ang pagtanggap ninyo ng Pampanga dito po sa amin, ay maraming masasabi ko po na ganyan din po ang pagtanggap ng mensahe ng pagkakaisa kung saan man kami pumunta at naunawaan ng Pilipino kung gaano kahalaga ang pagkakaisa para pagandahin na natin ang buhay natin, ang buhay ng bawat Pilipino, pagandahin na natin ang Pilipinas. Paano mo hindi sasabihin napaka-talented, napakagaling ng mga Pilipino? At sa lahat po ng aming napupuntahan, ganyan po, kitang-kita natin ang galing, ang sipag, ang husay, ang kabaitan ng mga Pilipino. Yan po ang aming inaasahan, ang puso ng Pilipino. Narinig niyo na po ang mensahe ng ating mga senador. Narinig niyo po ang mensahe ng ating magiging vice-presidente na si Mayor Inday Sara Duque. Alam niyo po, lagi pong sinasabi ako sa lahat ng mga presidential candidate ang pinakamapalad. At ang naging kasama ko, naging partner ko, ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang. Nakita ninyo, naka-war paint na, palaban na eh. Talagang handang-handa na sa laban itong aking ating vice-presidente. At dahil kasama ko po, ang partner ko po, ay ang siyang pinakanagmamahal sa Pilipinas. Kaya po ako'y napakapalad. At bukod puron ay napakagandang halimbawa po ang aming ginawa. Napakagandang simbolo na kami ay naging partner. Dahil ako, sa nanggaling ako sa Ilocos Norte, siya ay galing sa Davao, sa Mindanao, na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas. At kung kaya naming dalawa na magsama, kaya rin natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino.
Hashtag BBM Sara Nation. All right. Kaya naman po, napakadali na ipagmalaki ang mga Pilipino. Dahil talaga, kahit ano pang sabihin ng kahit sino pa, ang galing masyado ng Pilipino. Kaya kapag nagkaisa ang Pilipino, makikita po natin kahit na ano po ay kaya nating harapin. Dahil marami-rami po ang hinaharap nating problema na kailangan nating tugunan sa susunod na ilang taon. Kailangan natin gawan ng paraan na ang presyo ng bilihin ay hindi masyadong nagtataas. Kailangan tayo paramihin ang trabaho sa ating ekonomiya. Kailangan natin ayusin ang ating agrikultura para magkatrabaho at magkasapat na pagkain. Kailangan nating tulungan ang mga maliliit na negosyante para sila ay makabalik. Sila yung mga nalugi, yung mga nangutang na nagsara ay kailangan pabalikin natin upang magkaroon ulit ng trabaho. Kailangan po natin ipagpatuloy ang build na infrastructure program ni Pangulong Duterte. Palalawakin pa natin, isasama na natin dyan ang digital infrastructure, yung ating pong internet para maging mas mabilis, para maging mas malawak, para maging mas mura. Ang susunod pati na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan na bawasan ang singil sa kuryente para hindi na ganong nahihirapan ang taong bayan. Ito po ay iilan lamang sa mga ating hinaharap na problema. At alam po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, at gaano kamahal ang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Ngunit, kapag tayo'y nagkaisa, kagaya ng nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na pagka may dumadating na sakuna, kapag may dumadating na kahirapan, kapag may dadating na problema, ito po ay ating hinaharap. At tayong mga Pilipino ay nakakaraos dahil tayong mga Pilipino ay nag-iisa, nagtutulungan, nagmamahalan. At yan po ay puso ng Pilipino. Kaya po, kapag aming sinimulan